Hello guys, what's up and welcome for this new video of Tips and Tricks with the Richard. So on this video, meron tayong tips bago bumili ng smartphone. Okay, alam naman natin na maraming smartphone na available sa market. So, paano ba pumili? So meron tayong tips. Unang-una is, of course, purpose kung para saan yung bibili mo na smartphone. Kapag gaming, meron tayong video. And kapag photography naman, suggested ko lang to, ha, di ba? So, meron tayong Samsung at saka iPhone. Sa phone na yun, mas maganda yung quality ng photography at saka Vivo. Okay. So, kapag iPhone, make sure na iPhone na bibilhin mo is FU, factory and lock. Kasi kapag FU, madali lang ma-recovery, so wala masyadong problema. Kapag semi-FU kasi is, pag na-reset mo, kailangan naman ng bagong chipset. Which is, makakagastos ka naman, diba? Okay. So, another is, kapag bibili ka rin lang ng cellphone, okay, so meron tayong comparison. Of course, original at saka cloud. Apos original or branded, diba? Mas maganda. Okay. Kapag pinili mo naman yung clone na phone, make sure na meron itong recovery mode. Okay. Paano gawin ang recovery mode? Actually, sa mga branded na phone na trusted branded na phone is paniguradong merong recovery mode. Pero kapag clone phone, kailangan gawin mo itong recovery mode. Paano maggawa ng recovery mode? Pwede naman tayo makapag-search ng sa internet. Okay, recovery mode. Okay. So sa Android phone tayo, okay. So ito yung pinaka basic. Actually, mostly naman ito how to boot in Android recovery. Okay. So kailangan natin 'to kapag nakalimutan natin yung password, di ba? Forget passcode, required emails, diba? Kapag, so, kailangan mong gawin to. Okay, almost to, diba? Kapag Samsung na clone, try mo to. Okay? So, hindi ko i-demonstrate. Okay? Siguro sa next video, abangan mo na lang kung paano mag-recovery mode. Okay? So, ito yung recovery mode na image. So, meron tayong wipe data factory reset at saka wipe cache factory. Una mo itong gawin pagkatapos nito. And then, reboot natin. Yung phone natin is magiging factory mode na lang. Yung bagong bili, kumbaga lang. Okay? So, kailangan mo lang mag-login. Of course, huwag mong kalimutan yung email na ginagamit mo at saka password, ba? Kasi pag nakalimutan mo, kailangan naman din ng factory Reset Protection or FRP Bypass. Kung paano gawin yun is abangan ulit sa susunod na video ko about how to bypass FRP and Android. Okay. So, kailangan gawin mo to. Okay? Ititest mo lang bago ka bumili ng mga clone phone. Diba? Para kapag masira, nagre-require, reset mo na lang. Diba? And of course, even sa branded na trusted na phone, kailangan mo itong gawin para ma-recover yung mga phone mo and to factory reset, kumbaga, di ba? Para hindi ka na gastos ka pa ba, di ba? So, kailangan alam mo. And then, ito yung sa huli. Another tips is, kailangan piliin mo yung RAM at saka storage. Yung RAM ang pinaka-importante. Okay? So, mas maganda, wala nang below 1 gig yung RAM para smooth yung performance ng ating phone. Actually, kahit 1 gig yung RAM, mas lagi pa yan eh. Pero kapag yun lang, 1 gig lang ang required, okay na yun. Pag kahit game na smooth na phone, ay smooth na game, gagana yun. Kapag below na 1 gig, wag na, magsisisi ka niyan. So, 1 gig pataas, actually, minimum po 2 gig na lang para ma-sure ka, di ba? Pero okay na rin kahit 1 gig. Okay? And for the storage, kasi yung storage,
kahit 16 gig, pwede naman ma-extend niya with a memory card, diba? So, like, bili ka lang ulit ang memory card. Okay? So, yun. RAM talaga ang pinaka una mong tingnan. Okay? At saka processor. Pero, RAM na. Kasi kapag gaming ka, meron akong video, doon mo panoorin yun. Pero pag normal lang, kahit RAM lang kailangan, okay na. 2 gig pataas. Or kahit 1 gig pataas. Okay? Hindi ka magsisisi. And that's it. And hopefully, you have the guide and you learn something for this video. And don't forget to subscribe. Kasi nandito ka lang, no? Diba? And don't forget to like. And let me hear your comments. Kung meron ka namang suggestions, katanungan, so drop down your comments below. And once again, bye-bye.